Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng mahabang BTINserye tungkol sa law firm? Nakalusot sa korapsyon? Question mark yung dulo ha. Para mapanood ang buong video, pindutin ang link sa description o sa end screen. Ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. Meron ding hiwalay na opinyong sumasalungat si Mahistrado Puno. Sumali si Mahistrado Puno sa pasya ng karamihan na lubhang inabuso ng Sandigan Bayan ang kapangyarihan nito nang mabigo itong kilalanin ang mga exception. Review lang. General rule. Hindi sakop ng pribilehiyo ng lihim ang pangalan ng kliyente. Exceptions. Yung mga kasong mula sa Estados Unidos na sinipi sa pasya ng Korte Suprema, na sinipi rin ni Maestrado Puno. Halimbawa na lang yung Baird. Ngunit, dito nagkaiba. Hindi sumang-ayon si Maestrado Puno sa pasya ng karamihan na hindi kailangan patunayan ng mga abogado, mga partner ng Akralo, na kasama sila sa mga exception sa general rule. Aniya, hindi ito mahiwagang salita. Magic words, parang Avada Kedavra. Hindi ito mahiwagang salita na banggitin mo lang, sakop ka na ng proteksyon. Kailangan patunayan ng mga taong nagbabanggit na sakop sila ng pribilehiyo ng lihim ng abogado at kliyente o ng exception sa general rule na hindi sakop ng lihim ang pangalan ng kliyente. Kung kailangan ibunyag ang mismong impormasyong di umano pinapangalagaan ng pribilehiyo, dapat humiling, mag-move, motion ang abogado para sa mga pagsusuri ng mga patunay sa isang pagdinig in camera na ex parte. In camera. Hindi on cam ha. Nako, mahaba-habang usapan na naman yan. In camera. Latin para sa in chambers. Sa tanggapan ng hukom. Pribado, hindi publiko. Mga partido at abogado lang nila ang nandoon. Ex parte. Ibig sabihin, isang partido lang. Hindi kailangan hintayin ang sagot ng kabilang partido. Sinipi ni Maestrado Puno ang pasya mula sa Estados Unidos. Grand jury investigation ulit. Aniya, kung wala ang mga patunay na ito sa mga pagdinig sa loob ng tanggapan ng hukom, walang batayan para tukuyin kung kasama ba ang mga abogado o mga partner ng Akralo sa exceptions. Binalikan ni Maestrado Puno ang pasya na sinang-ayuna ng karamihan. Yung kaso ng PCGG laban sa mga abogado, mga partner ng Akralo, sakop yan ang dalawang exception. Una, pag pinangalanan ng kliyente, makukonek siya sa issue ng kaso. Sakop ng pribilehiyo ang pangalan. Kasi pinapangalagaan ng pribilehiyo ang paksa ng kanilang ugnayan. Wala ang ugnayan kung wala ang paksa. O yung dahilan kung bakit kinailangan ng kliyente ang abogado.
Sa pangatlong exception, magsisilbing missing link ang pangalan ng kliyente para mabuo ng prosekusyon ng PCGG ang kaso nito. Kung hindi ibunyag yon, walang kaso ang prosekusyon. Sinipin ng Korte Suprema ang kaso ni Baird na ang pangalan ng kliyente ang siyang bubuo ng dugtong-dugtong na testimonyong kailangan para mahatulang nagkasala ng krimen ang kliyente. Ayon kay Mahistrado Puno, kailangan ng patunay para magkabisa ang exceptions na yan. Yung unang exception ay kung malakas ang posibilidad na kung ibubunyag ang pangalan ng kliyente, masasangkot siya sa gawain na naging dahilan para humingi siya ng payo mula sa abogado. Aniya, kailangan munang patunayan kung ano ba yung gawain na naging dahilan para humingi siya ng payo ng abogado. Question of fact, yan. Binanggit ng karamihan, binanggit sa pasya, ang ex parte ensor at US laban kay Zweig. Pero ayon kay Mahistrado Puno, pinatunayan dun yung gawain na sinangguni nila sa abogado. Sa ensor, inalok ng suhol o tinanggap ng opisyal ng halalan ang suhol. Yung suhol, kapalit yun para labagin ng opisyal ang mga batas tungkol sa halalan. Yun yung gawain na sinangguni niya sa abogado. Sa Hodge, illegal na pag-aangkat ng droga, yung gawaing sinangguni nila. Sa kasong ito, walang katiyakan kung ano nga ba yung gawain na naging dahilan para sumangguni sa mga abogado o mga partner ng Akralo, yung mga kliyente nila. Wala sa tala ng kaso na sinangguni sila para sa mga gawaing kriminal ng kanilang mga kliyente. Ayon sa complaint, di umano, nagsabwatan ang mga abogado at kanilang kliyente para gumawa ng mga krimen. Pero complaint lang yan. Naalala niyo ba kanina na puro di umano ako? Paratang lang. Hindi patunay, hindi ebidensya ang di umano. Ganyan din ang third exception. Muli, ayon sa pangatlong exception, walang kaso ang mga abogado ng pamahalaan laban sa kliyente ng abogado. Yung pangalan lang ng kliyente ang magsisilbing missing link na siyang bubuo ng dugtong-dugtong na mga testimonyong kailangan para mahatulang nagkasala ng krimen ang isang tao. Ito ang mga tanong ni Mahistrado Puno. Una, paano matitiyak na wala ngang kaso ang PCGG laban sa mga abogado, mga partner ng Akralo, kung walang paglalahad o pagpepresenta ng patunay? At pangalawa, paano matutukoy ng Korte Suprema na yung pangalan lang ng kliyente ang nag-iisang link ng walang paglalahad ng patunay sa iba pang mga link? Missing link ha, hindi URL. Hindi pa uso internet noong 1996. Meron na, pero hanggang Fruitcake Heights lang. Ayon kay Mahistrado Puno, hindi sinusuportahan ng kasong Baird laban kay Kerner ang pasya ng karamihang mga mahistrado na hindi kailangan ang patunay. Sa Baird, sumangguni ang mga tagatuos at ang abogado nang hindi pinangalan ng taxpayer sa isa pang abogado, si Baird.
tungkol sa mga maaaring gawin ng mga taxpayer kung sakaling sampahan sila ng kasong kriminal ng IRS, BIR, dito sa atin. Lumalabas na maaaring hindi tama ang mga return o tax documents ng mga taxpayer at kulang ang buwis na inulat nila doon. Aniya, malinaw na ipinaalam sa korte yung gawain ng kliyente na sinangguni sa abogado at posibleng nilabag ng gawaing iyon ang mga batas tungkol sa buwis. Nakabold, parang caps lock, para intense. Mula sa mga taong umamin na hindi sapat ang binayad nilang buwis sa kita para sa isa o ilang taon. Admitted, admission, pag-amin na labag sa interes mo. Isang uri ng patunayan ayon sa mga tuntunin tungkol sa patunay. Rules of evidence. Samantala, sa kaso ng PCGG laban sa mga abogado o mga partner ng Akralo, ayon kay Maestrado Puno, walang patunay tungkol sa paksa na sinangguni ng kanilang kliyente. Muli, hindi nakalagay sa tala ng kaso na kriminal, na ilegal ang paksang ito, maliban na lang sa mga paratang sa complaint. Ano ulit yung exception? Yung pangalan ng kliyente lang ang magsisilbing missing link na siyang bubuo ng dugtong-dugtong na mga testimonyong kailangan para mahatulang nagkasala ng krimen ang isang tao. Kung inapply ang exception na ito sa mga abogado, mga partner ng Akralo, ibig sabihin may ginawang labag sa batas ang kliyente nila. Ayon kay Maestrado Puno, yan ang unstated predicate. Yan ang pinapahiwatig ng exception. Eh, walang patunay na labag nga sa batas yung ginawa ng kliyente. Aniya, hindi ito magandang pakinggan at hindi patas sa mga abogado o mga partner ng Akralo na tinitingala sa propesyong legal. At hindi ito makatarungan sa kanilang kliyente. Huling punto ni Maestrado Puno. Yung karapatan ng mga abogado na gamitin ang pribilehiyo, ang lihim ng abogado at kliyente, yun ang susi para mapagpasyahan ang complaint na inihain laban sa kanila. Alinsunod sa tuntunin na hindi dapat pagpasyahan ang mga isyong may kinalaman sa paglabag sa saligang batas? Pinunto ng Maestrado na hindi kinakailangang sagutin ang argumento ng mga abogado o mga partner ng Akralo tungkol sa pantay na pangangalaga ng batas. Equal protection of the laws. Equal protection clause. Aniya, dapat unahin munang sagutin ang issue tungkol sa pribilehiyo. Sa lihim. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Mag-komento sa YT o Odysee page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's BTIN. /inhindsight. Suportahan ang channel sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odysee. Nasa description din ang invite link. Salamat. Hanggang sa muli. At ingat.